Welcome to Puerto Rico, isang Caribbean archipelago na matatagpuan sa North America katabi ng Dominican Republic. Mayroon itong populasyon na nasa 3.3 million katao at ang pangunahing salita dito ay Spanish. Gaya ng ibang mga bansa, ang Puerto Rico ay may sariling flag, national anthem, sariling basketball team sa FIBA at nagpapadala ng mga atleta sa Olympics. Ngunit alam mo ba na ang Puerto Rico ay hindi talaga isang bansa? Hindi ito kinikilala bilang isang ganap na malayang bansa gaya ng Pilipinas. Hindi ito bansa dahil parte ito ng Amerika at lahat ng mga Puerto Ricans ay US citizen. Sila ay mga US citizens, ngunit bakit kaya hindi sila maaaring bumoto sa US presidential elections? Parte ng Amerika, ngunit hindi ito kinikilala bilang isang state ng Amerika gaya ng Hawaii. Kaya kung ang Puerto Rico ay hindi isang bansa at hindi rin isang state ng Amerika, ano ito? We love Puerto Rico. Marahil ay marami sa atin ang narinig na ang lugar na Puerto Rico. Dito nang galing si Miguel Cotto na pinabagsak ni Manny Pacquiao noong 2009. Sina Jennifer Lopez at Ricky Martin ay parehong Puerto Rican. At ang gumawa ng napakasikat na kantang Despacito ay isa ding Puerto Rican. Ang Puerto Rico ay itinuturing na isang US territory. Pero hindi ito kinikilalang isa sa mga state ng Amerika at hindi rin ito isang malayang bansa. Ito ay isang unincorporated territory. Ibig sabihin, ang archipelago ay kontrolado ng gobyerno ng US ngunit hiwalay sa mainland. Bilang isang unincorporated territory ng Estados Unidos, ang Puerto Rico ay self-governing. Pero nakadepende pa rin sa kapangyarihan ng US Congress. Kabilang sa iba pang mga unincorporated territory ng US ay ang American Samoa, Guam, US Virgin Islands, Northern Mariana Islands at Puerto Rico. At alam nyo ba na ang Pilipinas ay minsan na rin naging isang unincorporated territory noong 1902? Pero paano nga ba naging unincorporated territory ang Puerto Rico? At bakit di gaya ng Pilipinas ay hindi ito naging isang bansa? Katulad ng Pilipinas, ang Puerto Rico ay naging kolonya rin ng Espanya noong ika-16th century. Matapos matalo ang Spain sa Spanish-American War, ay ibinigay nila ang Puerto Rico sa mga Amerikano noong 1898. Sumailalim sa pamahalaang militar ang Puerto Rico at mula noon ay naging teritoryo na ito ng US. Noong 1900 naman, sa bisa ng Foraker Act ay nakapagtatag ang Puerto Rico ng isang civilian government. Pero hindi pa rin ito binibigyan ng kumpletong rights ang Puerto Rico bilang isang state ng Amerika. Ayon sa legal scholar na si Jose A. Cabranes, marahil ay nangamba ang US na kapag ginawa nilang state ang Puerto Rico, ay mapipilitan silang gawin rin ito sa Pilipinas na isa ring teritoryo nito. Dagdag pa rito, ayaw ng US na malagay sa alanganin ang interes ng mga puting manggagawa at magsasaka at para maiwasan ang pagdami ng racial mixing sa Amerika. Sa halip, binigyan nila ang Puerto Rico ng status na unorganized territory. Kaakibat nito ang karapatan sa limitadong self-governance pero hindi ang pagkakaroon ng US citizenship. Ngunit noong 1917 ay ipinasa na ng Kongreso ang batas na nagbibigay ng US citizenship sa mga Puerto Ricans. At noong 1952 naman ay naitatag ang Commonwealth of Puerto Rico na nagbigay ng karapatan para gumawa sila ng sariling konstitusyon. Bilang isang US Commonwealth, ang mga Puerto Ricans ay pwedeng magmay-ari ng US passport at maaari silang mag-travel sa Amerika. Pwede rin silang magsilbi sa hukbong militar. Pero bagamat itinuturing na US citizens, marami pa ring mga karapatang hindi nakakamit ang mga Puerto Ricans. Nasasaklaw sila ng federal laws pero wala pa rin silang representasyon sa Kongreso na may karapatang bumoto. Kahit pa ang delegado ng Puerto Rico sa US Congress ay maaaring maghain ng mga bills at magsilbi sa mga committee, hindi naman sila pwedeng bumoto. Bumoboto sila ng kanilang sariling governor, assembly at senate pero hindi sila
sila maaaring bumoto ng presidente. Kaya naman, bagamat US citizens ang mga Puerto Ricans, hindi naman nila nakakamit ang kumpletong mga karapatan ng isang Amerikano. Noong nagsagawa ng survey noong 2017, 54% lamang ng mga Amerikano ang nakakaalam na American citizens din pala ang mga Puerto Ricans. Sa ngayon ay wala pa ring linaw kung magiging state nga ng Amerika ang Puerto Rico. Marahil ay mas pabor silang makamit ang lubos na kalayaan. Kaya mapalad ang Pilipinas na bagamat kapareho natin silang naging kolonya ng Espanya na kalaunay na sakop ng Amerika, sa ating masidhing pakikipaglaban ay nakamit rin natin ang kasarinlan. Mga ka-awesome, nagulat ka rin ba na ang Puerto Rico pala ay hindi isang bansa? Kung oo, ay mag-comment ng big yes! This is your Ate O from O Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!